Dominguez and welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's vlog, I'm going to do this reacting to my old photos. So basically, makikita nyo dito yung mga pictures ko nung bata pa ako and kung ano yung tsura ko noon. So guys, ilagay ko na lang dito yung mga pictures para makita nyo kasi i-view ko siya mula dito sa cellphone ko. So simulan natin nung baby pa ako. So ito yung picture ko nung baby pa ako. And pinanganak po kasi ako sa Zamboanga City. So ayan, ayan yung picture ko doon. So ayan, yan yung first picture natin. And then next is ito, nung umatanda ko ng wedding nila tita, yung friend ni mama. So as you can see, I have short hair, boy cut, ayan. Kasi ayaw ni mama na hinahabaan yung hair ko. So ginugupitan niya lagi, kaya ganyan yung tsura ko nung ano. Nung naging flower girl ako or abay. Tapos ito naman yung kapartner ko, ito yung naglalakad na kami sa aisle. Ayan, hindi ko kilala tong guy na to. And if you ever know him, or if you ever recognize this picture, pakamusta na lang po sa kanya. Ako nga po pala yung naging kapartner mo dun sa wedding nila. I just wanna know kung kumusta ka na, ganun. Kasi syempre malaki na tayo, diba? Nakukit magbalik na now, diba? Ng mga pictures noon. Next is ito din, kasal ulit. Ayan, medyo short pa din dyan yung hair ko, akala nyo lang. So ito, sa kasal din to ng tita ko. Friend din to ni mama. Kinuha din nila akong flower girl. And color blue yung theme ng wedding nila. Next, ito naman, nung nasa Zamboanga City. By this time, nasa abroad si mama nan. So makikita nyo, meron akong green na bike dito. Dito sa galit-tagal itsura ko. Meron akong green na bike dyan. And to be honest, once ko lang ata nagamit tong bike na to and hindi maganda experience ko. So ever since then, hindi na ako nagbike. Nagkaroon ako ng phobia sa pagbabike kasi nga nalaglag ako dun sa bike. So ayan, ayan itsura ko na. Hindi ko alam kung sino kumuha ng picture na to eh, pero tingin ko sila tita. Kasi sila tita ako nakatira na. Sila lola, ganun. Ayan, sa drawer. Tapos ito naman to, nakaupo ko sa likod ng bahay namin. Piling ko nag-aano ako din, nagpupungkal ako ng lupa gamit ang stick. Ayan yung gawain ko nung bata pa ako. Next is ito din, yung nakatila ako. Ibang bahay na ata to eh. Pero sa Zamboanga pa rin. Kala tita, lolo, lola, sa side ni papa. Doon ako next day, sila nag-alaga sa akin. So next, nung nasa Glorieta naman kami. Kasama ko ata si mama neto eh. Kapag kasi may duty siya, ay nasama ako sa kanya. So kadalig, pa-uwi na, ganun. Siyempre, nadaan muna kami sa mall. Lalo na kapag sa Bikutan or sa Mandaluyong siya naka-assign noon. Napapadaan talaga kami sa mall. So, ayan, may chance akong maglaro. Gala din ako nung bata pa ako eh. Nagala ako na ata lahat ng sulok ng Manila dahil sa saan na-assign si mama, nasama din kasi ako. So, ayun. Next, I think 3 years old pa lang ako nung kinuhaan yung picture na to. And ito yung day or time na umalis si mama, niwan niya kami. Iniwan niya kami. Hindi naman sa iniwan totally. Like, nag-abroad kasi siya neto. And yun. Ayun, naiwan ako kila lola, lolo, tita, tito, side ni papa. So, ayun. Ayun yung tsura ko. Ting. Ang amos ko dan. Itong picture na to, itong naka-Indian, ano ko, naka-Indian costume. 9 years old ako neto. Nag-birthday ako neto sa Jollibee Crossing. So, nakatatlong beses ako nang palit ng costume dyan. But then, hindi ko na nakahanap yung isa ko pang costume. May nakapost natin sa Facebook ko. Check nyo na lang. So, ito yung first costume ko. Ito naka-Indian. Tapos, second costume ko is yung parang naka-fairy ako. And then, lastly, ito naka-dress na ako. Ayan. So, ito, kaya tatlo-tatlo yung cake dyan. Hindi na nakuhaan yung isa. Kasi, nung 8 years old ako, nagkabulutong ako. And hindi na tuloy yung celebration. Hindi nakapunta yung mga friends ko. Kasi nga, may bulutong ako. So, bumawi si mama nung 9th birthday ko. And she bought 3 cakes para sa celebration. And tatlo ding palit ako ng costume nun. Kasi, di ba, Halloween kasi yung birthday ko. So, costume party, ganun. So, ayan, ayan kami. And yung mga bisita ko, si Casey, si Monique. Ayan, kilala ko pa sila. Hi, guys. Sana naalala nyo pa ako. So, ito ako. Ito si mama. Ayan. And then, ito si Aljur, yung anak ni Tito. Tapos, ayan, ayan yung picture ko. Tapos, ito yung nagbublow na ako ng candles. Tapos, ito next picture naman namin dalawa ni mama is nung nasa Tom's World kami. Nakain kami ng Dairy Queen. Yung ginaganon. Pagkakulang nila kain. Huwag kayo iyak. So, ayan, yung nasa likod namin is yung claw machine. And, ayan, mahilig kami mag-Tom's. Batang Tom's World ako, di nyo ba alam? Ayan, mahilig kami dun. And then next, ito naman yung Shark's Department Store. Kung makikita nyo sa SM Calamba, merong mannequin dun ng shark. And, natatakot talaga ako dun. Pero one time, bigla akong tumapang, tapos nilagay ko yung kamay ko dun sa, ano, sa bibig ng shark. Next, itong picture naman na to, na nakakrap si mama. Nasa iMall kami na, yung sa kanlubang. Ito yung picture namin dalawa na hindi nakakrap. Ito yung picture ko na mag-isa yan. As you can see, short yung
hair ko dun sa mga mula pa kanina. Wala akong makikita mahaba yung hair ko dun. So, itong picture to, nasa iMall kami. Ang story dito ay, nasa likod bahay lang kasi namin yung iMall, I swear. Kasi nakatira kami sa Campi Central, yung lubang dati. Sa likod bahay lang talaga namin yung iMall. Like, kapag gabi, kung like, bigla namin matripan na, uy, tara, iMall tayo, ganon. Nadaan lang kami sa likod ng bahay namin. So, ayun, iMall na agad yun. So, ay, nakakatuwa. Okay, proceed tayo. Next is, eto naman. Nung niregaluhan ako ni Mama ng Barbie closet. Kasi marami akong Barbie. And ayan, yung meron yung parang napuputol yung ulo. Oh my God! Basta yung dito sa may part, yung sa chest part, natatanggal siya, napapalitan siya ng ulo, gano'n. Yung wrist niya naiikot-ikot ng gano'n. Diba may mga Barbie na like natutupi lang ng gano'n. So, etong Barbie ko, nagaganon-ganon. Dalawa sila. As you can see naman, short hair pa rin ako that never humaba. Tapos ayan, meron na akong singseng. Kasama siya dun sa Barbie closet yung singseng, kaya sinote ko. Tapos eto yung laman ng closet. Ayan, merong shoes. Merong sampayan ng damit. Merong mga hanger. May mga drawers pa, natakpat ko lang. Next, eto na. Tignan nyo na may itsura ko. Dan, mukha akong lalaki, diba? Parang, sabi sa inyo, hindi ka na ako maging tibo. Kasi tignan yung tsura ko dyan. Short hair, tas yung formahan ko, parang ano. As ito yung kaibigan ko, si Joy, or si Juan Miguel Peria. Hindi ko na siya nakakausap ngayon, wala na rin akong balita sa kanya. So, if ever nakilala niyo po siya, pakisabi na, hi, nangungumusta po ako. So, ayun, kumusta ka na kaya, Joy? Ayan, kababata ko yan sa Kanlubang, nung sa Kanlubang pa kami nag-stay. Yan yung mga lagi kong kalarudan. Next, ito naman, nung nirigaluan ako ni Mama ng Vans na Yoga Vagaba. Kasi fan na fan ako ng Yoga Vagaba. Kasi like, cute no animations nila. Kaya ayun, naging fan ako ng Yoga Vagaba. Proceed tayo is nung 5th birthday ko, which is ginanap sa McDonald's Walter Mart, Kalamba. I think, galing na si Mama na to sa abroad eh. Kaya ano, ayan, dalawa yung cake ko dyan. Incredibles yung ano ko, theme nung party. And eto yung mga tito-tita ko. Ayan. Next, eto naman tong picture namin nila, Lay, Joy, tsaka tong isang bata. Hindi ko kilala kung sino to eh. Eto si Lay. Lay Resurrect. Ito ulit si Joy, Juan Miguel Peria, and ito ako. Si Lay, hindi ko na rin siya nakakausap ngayon. Wala na rin akong balita sa kanya. So, if ever kilala niyo rin po siya, pakamusta na lang po ako. And yeah, hi! Next, ito naman kami dalawa ni Mama. I think, yung mga panahon na to is nung nag-a-apply si Mama ng police. Or police na siya neto. Hindi ko lang sure. Kasama niya ako sa mga activities niya sa buhay. Ganun. Next is ito, 7th birthday ko sa Kanlubang. Kami nag-celebrate ito. Next, ayan kami ni Mama. Tapos yung cake ko is like Black Forest. Pero like vanilla version or white chocolate version. Next is ito naman tong nakadress ako. I think kasama ko na to ngayon sila Papa. Kasi nasa abroad kasi si Mama neto. So as you can see, si mga pictures ko ay hindi magkakasunod-sunod like by age. Ganun, kasi yung iba ni ko tanda kung ilang taon na ako na. And then next is ito naman. Nasa Bikutan to, I'm sure. Kasi parang may activity sila Mama neto. And then ayan, sinama niya ako. So ayan, yan yung tsura ko, diba? Banas na. Bored na ako na kasi gusto ko na mag-SM after net. Yung next picture is nasa Bikutan pa rin kami. Ayan, kasama ko sila. Tito, tita, ayan. And as you can see sa picture, hawak-hawak no isa kong tito, yung frog. Kung saan ako, takot na takot. Kaya tignan nyo naman yung tsura ko. Nakasmile, pero like, alam mo yun, pilit. Kasi takot na takot na ako. Kasi tignan mo hawak niya, tapos like, lapit sa akin. Miss ko na po sila. Wala na rin po akong balita sa kanila. If ever napapanood nyo po ito, so ko lang pong mga musta. And stay safe po sa inyo. Ayan, miss ko na po kayo makasama lagi. Kasi nasa Bikutan baka may lagi sila yung makasama ko kapag may activities sila Mama. Ayan, close ako sa kanila. Next picture is eto naman, grade 5 ako. Last year ko neto sa Post Elementary School. Bago kami lumipat ng bahay. Eto, si Josh, si Clark. Eto, si Clark, miss na miss ko na to. Magkaano kasi kami neto, like, magka-vibes kami. Alam mo, may mga trip siya na trip ko din. So, and yeah, kasama ko. Tapos si Mama din, ano, friend niya din yung Papa neto. Kaya tuwan-tuwa kami. Close kaming dalawa. Tapos may award kasi ako, nan may award kaming dalawa ako, diba? Kaming, syempre, kaming lahat pa na naka-upo din. May award kami. Ayan ako, ayan yung solo picture ko. Ayan. Next is, ito naman, grade 8. Ito, kasama ko si Mary Joy. Nasa lab kami na. Nag-represent kami ng roleplay. Tapos next, ito naman, sila Ate Mavs, Pinky, and si Jake. Ayan, sa GUI, nung nag-present kami sa plaza. Yung sa may tapat nung ano, simbahan. Nag-present kami dyan ng sayaw. Nakaka-proud. One of an unforgettable experience ko rin. And nung sumayaw ako dyan, I was so stiff. Napakatigas lang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit kabanong-kaba na talaga. Kasi ang dami nanonood. So like, oh my God, napapressure ako talaga. Hindi ko siya nasayaw ng maayos. Pero ayun, nagawa naman namin. Napush naman namin siya. Tapos ito naman, next picture is ayan, ang dilim, no? Basta ayan si Neka, ito si Kim, ito ako, ito si Clarissa, and ito si Rion.
being supportive friends. Amaran sila nun, kahit gabing-gabi na, and galing lang sila ng school, sila ra-absent neto kasi busy sa school activities din nila, kaya ayun. At saka credits pala, kay Kuya Josh, yung camera ni Kuya Josh yung ginamit. Hindi ko kilala si ate yung kumuha nung shot neto. Sa pangkaklase din ate nila, Kuya Josh. So, thank you po talaga sa inyo, Kuya Josh, andun kay ate. Hindi ko tanda yung name niya. Thank you po sa pag-picture sa amin dahil sa inyo may memories kami ng mga friends ko. Next is eto na nga yung 8th birthday ko nung nagkabulutong ako. And alam niyo yon, yung bisita ko nasa labas na ng bahay namin, but then pinauwi ni mama dahil nga may bulutong ako. Kasi syempre baka mahawaan ko sila. So ayan, nag-celebrate ako mag-isa. I mean, nandun naman sila mama, pero syempre wala yung mga friends ko, ganun. Yung next picture ko is eto. Naka-swimming attire ako neto kasi pumunta kami sa Manila ni mama. Nung college kasi siya magal. Hanggang ngayon naman magal siya mag-swimming. Pero nung college siya, dito siya nag-aaral mag-swimming. So dinala niya ako dito para matuto din ako mag-swimming. But unfortunately, kahit anong turo sa akin, hindi talaga ako natuto lumangoy. Okay, yeah. And next, ito naman yung ginamit ko yung beret ni papa. Tough kasi siya. Inaatok pa ako naan and di ko alam kung bakit ako ginising ni mama para lang picturean ako. Nang nakasuot sa akin yung beret ni papa. Next, ito kaming apat. Ayan, yan kami sa kanila. Kada hapon, nalaro kami dyan. Next, ito naman, naka-costume party. May kasama ko sila Jonel, si Clarissa, si Mabel, and si Cherie. So, hindi ko alam kung pang ilang birthday ko to. I think 14. Next, eto naman, si Christian, ako, si Trixie. Grade 8 kami neto. Nasa likod kami ng school. And ang pagkakatanda ko, gumagawa kami ng balita neto. I mean, like, meron kaming project na, like, magbabalita kami, tas naka-video. So, dito kami sa likod ng school, nag-shoot. Ayan, eto si Lara. Sabi ko sa inyo, yung crush ni Lara, si Christian, o, diba? Eto si Lara, eto si Christian, eto si Vincent, eto ako, tsaka eto si Trixie. O, tignan mo naman kung saan tumabi si Lara. Next, eto naman, no aking 13th birthday. O, diba? Si mama yung nag-bake nung cake ko na yan. Laki, diba? So, ayun, yung next na picture is eto kami dalawa ni China. And ayan, tingakit namin dyan. I think this was around 2015. Nung una lipat namin sa bago namin bahay. Siya agad yung naging una kong friend. Next, eto yung binilhan ako ni papa ng album. Tuwan-tuwa ako dyan kasi first time niya ako supportahan sa pagiging fangirl ko. Kasi one time, meron akong biniling album na patago. Kasi silang dalawa ni papa tsaka si mama. Nila ako para nadidistract sa pag-aaral. Next is eto naman, syempre, yung birthday ko. Tapos eto kami. Kahit 18 years old na ako, bawal pa akong uminom. Totoo yan. Kasi tignan nyo guys, yung hawak namin, Bear Brand, Alpine. Bawal kasi akong uminom talaga. So, ayan. Bilo lang kami ni Papa ng maraming milk. Next is eto naman, first week ng pasukan sa ST. Ay, maaga kasi yung uwi. Dumaan ako ng SM kasi doon yung papunta ko pa uwi. Pagkadaan ko doon, nakita ko sila tita nasa Thompson naglalaro. So, nakilaro na din ako. Sabay na lang ako sa nila pa uwi. Tapos ayan, that was my lucky day kasi nakakuha ko ng apat na bears sa claw machine. Ang lalaki pa ng bears na yan na. So ayan, tuwan-tuwa ako. Mga sa akin yung mga nanonood kasi talaga dire-diretso yung pagkuha ko. Tapos lahat yung nakukuha ko yung mga bears. Muntik ako maubos yung mga bears dun sa claw machine. Next, shooting namin sa magazine for oral communication. So eto si Kim, to si Bam, to si Ginto, si James, eto naman si Renzo. Tapos ayan, nagbabasa kami ng Diary of a Wimpy Kid, which is yung libro to ni Kim. So eto naman yung solo shot ko. Si Bam yung kumuha neto, I'm sure. At ang picture na to, ito din yung na-feature dun sa STI Kalamba page, yung STI Stories. Ayan. You must not let anyone or anything stop you from creating a fulfilling future. So, that's it. So, before I end this video, I would just like to give a quick shout-out to these following people. So, shout-out po kina John Paul Marbella, kay Aris John Panizales Danke, kay Adrian Manaig Maranan, at kay Joseph Bariwan. Shout-out po sa inyo. And that's about it for today's vlog. I hope you give this video a thumbs up. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to hit that subscribe button down below and turn on that notification bell. Don't forget to leave a comment. Bye!